Kasing init ng naglalagablab na summer ang post na ito mula sa isang Facebook page na Mayor Scomoreno supporters. Matapos ulanin ng komento, mas uminit ang paksa dahil sa hating opinion. Isa lamang itong tips kung tutuusin. Ayon sa page, the key to energy savings is understanding how your aircon works. Ang paksa ay umikot kung paano mas makakatipid ng kuryente kapag may split-type inverter aircon. Ginamit na halimbawa ang isang LG 1.5 HP dual inverter ayon sa post. Matapos ang installation, nadagdagan lamang ang bill nila ng 500 pesos. At ang sikreto, walang patayan. But this is only applicable for all inverter types of aircons. Paliwanag ng page, kapag nakabukas ang aircon, ang una nitong ginagawa ay ang palamigin ang kwarto, which takes a lot of power to do. Pero kapag na-achieve na ng aircon yung naiset na temperature settings, ang gagawin na lamang niya ay i-maintain ang lamig. Recode mula sa post, this will puts the aircon to low power mode at dito na papasok ang konsepto ng pagtitipid. I-enhance natin ang senaryo, mga ka-info. Imagine if everyday kang magpapatay ng aircon, ito ay katumbas ng 30 times na ulit sa loob ng isang buwan na kailangang mag-produce ang aircon unit ng cooling execution. Ibig sabihin, 30 times din ang power consuming phase ng kanyang cooling system sa mga oras na nagtatrabaho ang isang aircon para i-achieve ang desired settings ng cooling temperature. Ang consuming phase ay nagkakaroon ng malaking temperature difference between the room temperature bago ito nabuksan going to the target settings. At ito ang comparison sa isang lumamig na kwarto na na-achieve ang desired temperature gamit ang dalawang uri ng aircon. Inverter type, consumption is medium to low. Regular type, consumption is still high dahil ang non-inverter types na aircon ay walang variable motor speed unless na ito ay isang uri ng power saving model. Ngayon, dumako tayo sa time grids na ang mga ito ay binubuksan. Pagsisindi ng aircon sa tanghali, ang power consumption ay mas malakas dahil sa init na mula sa loob ng bahay na hinihigop ng refrigerant. Mas nahihirapang magbuga palabas ang radiator ng aircon dahil mainit. Pagsisindi ng aircon sa gabi, ang power consumption ay mas mababa kumpara sa sinindi ng tanghali dahil mas madaling maibuga ng radiator ang init dahil mas malamig ang paligid. Karagdagang tips, mga ka-info, huwag mag-set ng sobrang lamig. Ang goal ng aircon ay mag-set ng ambient room temperature, hindi gawing ref ang kwarto mo. Just keep 20 to 22 degrees Celsius dahil ito ay sapat ng temperature para maging komportable. Para sa mga bago pa lang na gumagamit, your body needs to adapt this artificial temperature. Maaring magbunga ng health problems ang hindi tamang settings ng aircon. Another special tips, mga ka-info. Mas mataas ang power consumption ng aircon kapag sinindi sa tanghali. Dahil mainit sa labas at nahihirapan ang compressor ng aircon na ibuga ang init sa labas. Kung magsisindi ng aircon, gawin ito ng mas maaga. 10 a.m. is the perfect time. Maglagay din ng kurtina sa bahay dahil nakakatulong ang first layer na ito sa kwarto para hindi na din masyadong kumalat sa mga blocks ng concrete o semento ng kwarto. Mas na-optimize ang cooling system at hindi nakikipag-agawan sa kapal ng mga walls ng kwarto. Paglilinaw lang, mga ka-info, ibinahagi natin ang content na ito upang kahit papano ay makapagbigay ng karagdagang impormasyon o mas maitama kung may maliman sa impormasyong nai-repost. Tinatayang nasa 430,000 likes ang original post na ito sa social media, 74,000 shares at 6.9 million views makes it a very hot topic and concern to ponder. Bakit hindi? Sa sobrang init ng panahon at nakakaaburidong bill ng kuryente na mapapahataw ka sa lamesa kapag natanggap mo na ang bayarin mo. Natural lang na magmarkulyo, magpabebe, mag-inarte sa buhay, magreklamo at magambisyon ng mas komportabling silid. Kung ito naman ay makakapagdagdag sa himbing ng ating pagtulog, makakabawas sa init ng ating ulo at makakapagpalamig sa klima ng ating paligid. Alam nyo ba, mga ka-info, na tuwing summer,
12% na mas mataas ang road rage dahil sa init ng panahon. Isama mo na ang mga pasaway na driver, mga taong maikli lang ang pasensya. Pag pinagsama-sama mo ang mga ito sa daan at kasama ang heat index na umaabot ng hanggang 41 degrees Celsius, abay kahit si Superman o si Wonder Woman, walang magagawa para awatin ang mga nalilitsyon na tao sa daan. We are now exaggerating the scenario, mga ka-info. Ito ay upang maipaalala na maikli lang din ang PC ng ilan. Kung sa daan pa lang may mga mainit ng drama na ganito, ano pa kaya pag uwi mo? At kung ang bubong na yero ay wala man lang lumililim na kahoy o ang isang average na tahanang Pinoy ay inaasa lang ang lamig na mula sa mumurahing electric fan na kung minsan hindi na din sapat upang ang init ay maibsan. Ang solusyon ay aircon nga naman talaga. Aircon is life. Sana all ay kayang maka-afford nito. Naisip lang din natin at ano kaya kung isingit na din natin. Sana maging plataporma ito ng mga politiko kung sino man ang mag-ambisyong tumakbo at makapaglagay at kayang palamigin ang ating kwarto malamang on the spot. Straight vote, baka siya na ang iboto ko. Just kidding. Malay natin. Dahil ang komportableng kwarto, katumbas ito ng mas magaang buhay, mas mahimbing na tulog at sige na nga, mas mahabang buhay. Totoo yan dahil mas madali at mas maraming natetepok sa heat stroke kaysa sa hypothermia. Mas madali ding mag-adjust sa malamig na klima kaysa sa malaimpyernong temperatura. Kung papipiliin ka kung ano ang gusto mo, sa the aircon na kwarto na feeling VIP ka o sa isang mumurahing silid na napakainit at napapasok ka. Pero huwag nating kalimutan ng ating mga pagpapagal para umasenso at makamit ang komportableng the aircon na kwarto ay panandalian lang. Ito sa huli ay susunog pa din sa ating mga obligasyon. Mas mataas na bill ng kuryente, mas mabigat na nakaatang na responsibilidad, mas panibagong mga alalahanin sa buhay. Kung masanay man tayo sa binibigay ng comfort ng mga tahanang ganito, huwag sana nating kalimutan na tayo ay nasa kondisyong ganito dahil na din sa ating sariling kapabayaan sa ating mundo, modernization at labis na industrialisasyon. Ito ang pumutol sa ating mga puno at pumuksa sa ating mga kagubatan. Kalikasan at kapaligirang presko ang dala nitong lamig kahit sa tigang na mga panahon ng tag-araw. Ang magagawa natin ngayon ay magturuan, magsisihan kung bakit painit ng painit ang ating planeta. Magpasalamat ka kung may konting lamig ang iyong bahay dahil may nakatayo pang puno. At sana, huwag mo na ding maisipan pang putulin ito. At kung may pagkakataon, kahit nasa syudad ka, nasa lugar na mga disyerto o mga lupang ang init ay malaimpyerno, pwede bang kahit isa lang, kahit sa isang maliit na paso, magtanim ka ng halaman para araw-araw maalala mo na kailangan nating kumilos sa gipin ang natutunaw na nating mundo. Ang ating pag-unlad na manakop sa kapaligirang minsan ay inilaan para sa mga maliliit na nilikha na dati ay lunti ang mga damo at puno, ay isa ng garahe ng mga matatayog na gusali at mga nagkikintabang mga makina. Ang moderno na nating buhay ay binago ng tuluyan ng ating mga pag-unlad, nasaan na ang mga pugad ng mga lumilipad. At sa mga panahong nais nilang hanapin ito sa kanlungan ng syudad at ingay ng mga tao, kaya ba nating ibalik ang maliliit na espasyo na ito na inagaw natin mula sa kanilang mga simpleng mundo sa paraang hindi na maibabalik pa ng mga tao ang mga pugad na ito? Hindi ba pwedeng minsan, sa kahit na pinakamahirap na kalagayan, sa kahit na sinong hindi...